Sa video na to, magbibigay ako sa inyo ng ilang tips kung paano nyo pwedeng mapasmooth kahit na low-end or entry-level yung phone mo. So ang nilalaro ko ngayon is Call of Duty Mobile na Battle Royale mode na alam naman natin is dito madalas nagkakaroon ng lag at frame drop lalo na pag entry level yung phone mo, pero makikita nyo dito sa video sobrang smooth pa rin niya even yung gamit ko na phone is lumabas 4 years ago. Ngayon yung phone na gagamitin ko dito sa video is Realme 5. So papakita ko muna sa inyo yung specs niya. As you can see, 3GB lang yung RAM niya, which is sa panahon ngayon, nasa 6GB na yung entry level. So mas mababa pa siya sa entry level na RAM. And makikita nyo din yung kanyang storage is 64GB lang, na ang normal na ngayon is 128 or 256. Ngayon pwede nyo sabihin na JFG, mid-range naman yan kasi naka Snapdragon 665 yan. Actually, nung time na lumabas siya, considered siya as budget to mid-range. Ulitin ko, nung time na lumabas siya. Pero kung pag-uusapan natin is yung ngayon is out of date na talaga yung specs ng Realme 5. Nung time na nabili ko yung Realme 5, nasa around 8,000 pesos siya. Pero ngayon kahit mga around 3,000 to 4,000 na phone, kaya pang talunin yung specs ng Realme 5. At kung pag-uusapan pa natin yung mga games kagaya ng Diablo Immortal, Call of Duty Mobile, Genshin Impact at madami pang iba, dun mo marirealize kung gaano na talaga ka out of date yung specs ng Realme 5. Now, magsha-share na ako sa inyo ng ilang tips na pwede nyong gawin din sa phone nyo kung naglalagyan at nagkakaroon ng mga frame drop habang naglalaro kayo, lalo na kung budget or entry level yung phone mo kagaya ng gamit ko. Bago tayo magsimula mga kaboom, kung gusto nyo na magkaroon ng bagong look sa inyong mobile phone, available pala yung mga phone skins, ilalagay ko yung link sa description. Unang tip agad is huwag na kayong mag-install ng kahit anong game booster sa inyong mobile phones. Actually, may mga ilang effective naman na mga game boosters, pero karamihan is dadagdag lang sa RAM at background applications mo. Kasama na rin dito yung mga battery saver apps na actually imbis na tumagal yung battery mo, the more na pwedeng mabawasan yung battery mo kasi dagdag pa to sa applications na tumatakbo. Only exclusion siguro dito is yung Greenify, pero hindi natin yan pag-uusapan dito sa video. Next tip naman is pwede nyong gamitin yung built-in na gaming mode ng phone ninyo. Ulitin ko, dapat built-in, hindi yung downloadable application. Pero alam ko, yung mga bagong phones meron yan, pero yung mga old devices, walang ganun. So kung katulad ng sa akin na wala, pwede nyong gamitin dito yung DND or yung Do Not Disturb. Sobrang laking tulong nito mga kaboom na, kasi kung naglalaro ka tapos bigla na lang may nag-text, may tumawag, may nag-chat, makakadagdag yon sa paglalag ng phone mo. Pero huwag nyong gamitin to kung may important kayo na messages na inaantay. Pangatlong tip naman mga kaboom no, is RAM management. So huwag nyong gayahin yung ginawa ko dito, makikita nyo. Sobrang daming applications na naka-open. Kaya makikita nyo, available na lang natin is nasa around 500 or 600 MB na lang. So pag naglaro ako ng Call of Duty ng ganito kadaming naka-open, sigurado maglalag yun. Sa mga bagong smartphones actually, mas okay na huwag kayong mag-close ng application. Pero sa mga phones kagaya nitong Realme 5 na medyo maliit talaga yung RAM, kailangan nyo mag-close ng applications. Fourth tip actually, sobrang simple pero kadalasan hindi to ginagawa, is kailangan ipahinga nyo din yung device ninyo. So pwede nyong i-restart yan frequently, pwedeng manual kung gusto nyong manual na nagre-restart. Pero kung may settings kayo kagaya nito na automatic on and off, hindi nyo na kailangan mag-manual restart. So ako, ang ginawa ko, every 6:15 AM is nag-on yung phone ko automatically. Every 12:30 AM, nagta-turn off siya automatically. Actually, proven na yan. Kaya nga diba, pag may problem yung phone natin, una nating iniisip is mag-restart. So hindi nyo naman kailangan tong gawin everyday. Actually, example lang yun. Pwede nyo tong gawin, kuwari MWF. Actually, kahit once a week pwede nyo tong gawin. Kasi sa pagre-restart, makiklear niya yung RAM nyo, apps, memory, and kung ano mang conflict yung meron sa phone ninyo. Next naman is i-utilize ninyo yung high performance mode ng phone ninyo. Yung mga bagong phones, alam ko yung iba is walang ganito, pero usually yung mga old phones na nagamit ko is meron sa battery na tinatawag na high performance mode na pwede nyong gamitin. Yun nga lang, magiging prone yung phone ninyo sa overheating pag ginamit nyo to. Pero sa gantong paraan kasi, mapupush yung performance ng phone ninyo na magiging kailangan natin pag naglalaro kayo ng mga heavy games. At dito papasok yung last tip natin na dapat gumamit ka ng cooler. So hindi nyo naman kailangan bilhin specifically yung cooler na ginagamit ko. Madami dyan na murang cooler na pwede nyong gamitin.
Lalo na kung napapansin nyo, kadalasan ng mga budget phones ngayon may mataas na chipset, yun nga lang, prone sa overheating. So sa simpleng paggamit ng cooler, is kampante kayo na pwede nyong gamitin yung full performance ng phone ninyo nang hindi kayo nag-aalala na mag-overheat yung gamit ninyong phone. Ang gamit ko pala dito is yung Plextone EX2. Isa lang yung reason kung bakit ko siya nagustuhan, kasi hindi siya nagmo-moist. Even matagal ko siyang gamitin, matagal na nakakabit at matagal na nakasaksak, wala kayong moist na mararamdaman dito. Also pala kung nakafollow kayo dito sa TikTok account ko, may ginawa akong test na kung saan pinatakbo ko yung AnTuTu benchmark ng 3 beses ng magkakasunod ng walang cooler and bumababa yung performance ng phone unti-unti. Then ginawa ko yung same test ng may cooler pero yung performance is na may maintain niya. Ibig sabihin, malaking tulong ang cooler kung gusto nyo na magkaroon ng stable performance yung phone nyo ng matagalan. And ito, bonus tip na lang, pero para sa akin sobrang effective din ito. Para to sa mga gustong kalikutin yung phone nila at gustong i-turn on yung developer options. So para ma-turn on, punta kayo ng About Phone, then click nyo yung build number ng 7 times, and kung naka-Xiaomi or Poco kayo, papindutin nyo yung MIUI version ng 7 times. Once na developer na kayo, back nyo yung phone, punta kayo ng additional settings, then open nyo yung developer options. Scroll down nyo pababa hanggang makita nyo dito yung background process limit, then ilalagay nyo yan to no more than 2 processes or no more than 1 process. Either of the 2, para sa akin, maganda yung resulta. Basically, ang ginagawa niya is hindi niya papayagan na may tatakbo na more than 2 or more than 1 na application sa background ng phone ninyo. So ibig sabihin, kung naglalaro kayo, mapapriority ng phone ninyo yung game na nilalaro mo. Actually, may mga settings pa kagaya nitong don't keep activities, kagaya nitong GPU for 2D drawing. May mga settings na pwede pa kayong gamitin, pero para sa akin, itong background process limit pa lang is maganda na or malaki na yung impact sa phone mo. Sa inyo lang mga kaboom, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to kahit papano, lalo na kung naka-budget or naka-entry-level phone ka lang, or actually kahit mid-range phone pero nakaka-experience ka pa rin ng lag at frame drops is magagamit mo pa rin yung ilang tips na sinabi ko. So ayun lang, kita-kita ulit tayo sa next video.